Okay guys, dito na naman tayo sa bagong video natin. Guys, ngayon mag-unboxing tayo. Ito, para sa 200 subscribers natin. Naka 200 subscribers na tayo guys. May i-unbox tayo ngayon. Ito ay isang pinakamalupit na console sa kasaysayan ng mga video games. Ito po, i-unbox natin po itong PS2. Yeah, PS2. Makikita nyo, PS2. Ayan. Okay guys, kaya bakit nga natin to, ba't tayo mag-unbox nito? Kasi guys, hindi nyo nalalaman ngayon, ang PS2, ang price ng PS2 ngayon ay sobrang baba na. Ang ranging ngayon ng price ng PS2 ay nasa, sa second hand lang tayo makakita nito. Nasa 500 to 3,500 na lang. Ito, kagaya nito, itong nakuha kong unit na to. Ano to, murang-mura ko lang siya nakuha, as in mura lang. Sa halagang 1,200 pesos lang, nakabili tayo ng PS2 na may box pa siya talaga. Siyempre, luma na yung box. Pero ang box kasi nito is same ng serial number niya. Same dun sa unit. Okay, tignan natin, buksan natin ah. Magulat kayo sa condition nito, ng PS2 na to. Bali, ito, ang feeling nito, mga tropa, para ka nag-unbox talaga rin ng PS4. As in, kung ano yung naramdaman mo sa pag-unbox ng PS3 mo, PS4 mo, PS1 mo. Ganun din ang mapipil mo. Kahit ngayong luma na siya talaga na console. Ito, bali ang kasama niya, meron siyang kasamang controller. Yan, controller. Original controller po yan. Yan. Tapos, yung AV cable niya, syempre, hindi naman po HDMI ang PS4. PS2, sorry. Yung, tsaka yung kable niya. Yan. Yung power cable niya. Bali, guys, ito, meron kasi ganito na ngayon, yung PS2 HDMI. Ito yung parang medyo lumilaw-linaw naman yung quality nung video natin. Nung, syempre, ano lang to eh, ang PlayStation to talaga is pang CRT TV talaga yan. Yung mga may kubang TV. Eh ngayon, di ba puro LCD TV, LED TV na tayo. Ito na gagamit na tayo nito para HDMI siya. Tignan natin yung unit itself. Ayan, isa natin. Parang kunyari, nag-unbox talaga tayo. Ayan, nakikita na lang yung unit. Ayan. Oops. Tanggalin natin. Tsaka ito pala, meron palang ganito yan. Ayan. Ayan. PS2. Ayan na. Ano na, luma na. Ang amoy ng karton ay amoy lumang karton. Ayan. Ayan, guys. Ayan, may manual pa siya. Parang dati lang, parang nung college ako, college kasi ako bumili nung una kong PS2 eh. Eh nasira na. Ngayon naghanap ulit ako. Ito guys, ito itsura ng PS2 natin. Ito na guys, ang itsura ng PS2 natin. Ayan, makikita nyo, hindi kayo maniniwala, sobrang pristine ng condition nito. Tingnan nyo naman, sariwang-sariwa pa talaga, as in, bagong-bago. Ewan ko yung gumamit nito siguro parang lagi niya nilalagay lang sa box. Ayan po, yung sa serial niyan po, same po yung sa box po yung serial number niyan. Yan, same po yan, kung ano po yung nasa box, yan po yung serial number niya. Ito, Fat PS2 po ang tawag dito. Ayan, dito nyo po makikita ko, hindi ko po kayo niloloko, sobrang kinis talaga nito. Hindi ko po ito biniis, papakita sa inyo yung USB port niya, kung gaano siya talagang kasariwa pa. Hindi natin makita kasi po ano po medyo ayan. Walang kalawang at saka walang kadumi-dumi. Yan po yung itsura ng USB port niya. Yan guys. Nothing special sa totoo lang, wala po talaga special pero talagang sobrang kinis niya talaga.
sa halagang 1,200 pesos is sobrang okay na to. Ito pala kasi, nung binigay ito sa akin, siguro kaya mura niyang binenta, kasi siyempre sasabihin, walang issue, ganyan. Pero nung trinesting ko na dito sa bahay, after wala pang 20 minutes na mamatay, so chinek ko yung fan niya sa likod, napansin ko hindi umiikot yung fan niya. Eh syempre wala na rin magagawa kung ano, binuksan ko yung pala, buti na lang yung fan niya is siguro binabuksan na rin to nabuksan na rin siya siguro nung ano, hindi na ibalik yung fan, yung parang sa power supply do sa board. Then nung kinabit ko na yun na okay na siya, wala na ng problema. Ayun guys. Bali guys, kaya rin tayo bumili nito. Sobrang ang library kasi ng PS Twice is sobrang ang daming games talaga. Kagaya ngayon kasi, kahit wala nang, eto kagaya to, sira din na CD-ROM pala nito. Hindi na siya gumagana. Pero kasi, ang magpe-play tayo ng games via MacBook na. Yun yung parang sa USB na lang niraran yung mga games. Sa internet, magda-download ka lang ng mga games. Sobrang ang daming magagandang PS2 na bala. Nandyan yung mga God of War series. Nandyan din yung mga Tekken na bago. Ganyan. Then yung mga Need for Speed na PS2 games. Ang dami nun. Series ang gaganda nun. Mga Need for Speed Underground, Need for Speed Underground 2. Yung Most Wanted. Yan yung mga ganda. Tapos yun, Final Fantasy. Meron rin dyan. Ganun, Final Fantasy 10. Nasa PS2 yun. Tsaka marami, marami. Yan, yung mga GTA. Dito nagsimula yung GTA 3. Tsaka San Andreas, Vice City. Andito yan sa PS2. Ayan, ha? Oh, sige guys, bali ngayon. Ayan, yan po yung kasama ng unit yan. PS2 at HDMI. Yan. Yung bali, yung ano ko po, yung mga memory cards ko is nandun. Nandun nakasave yung MacBook, ha? Okay? Tetestingin natin yung gameplay niya ng MacBook. Ayun guys, kaya yun pala, kaya rin pala tayo bumili rin ng PS2 is sobrang mahirap pa talaga siyang i-emulate talaga. Sa cellphone, meron na rin may Daemon PS2 kaso hindi talaga pulido talaga yung ano, yung emulation niya. Kahit sa PC din, medyo kailangan mo talaga ng malakas na specs na PC para talagang ma-run mo ng 60 frames per second yung mga games ng PS2. Ayun guys, sige, bali nga, punta tayo sa TV, itry natin yung ano, yung yun nga, kung paano na ngayon yung paglalaro nito sa PS2. Hindi na tayo gagamit na CD, is through USB na lang tayo. Okay? Guys, okay guys, yan, na-set up na natin yung ano natin, yung PS2 natin. Ayan, bali ito, dito natin ipi-play yung mga games niya. Tapos ito yung memory card na may MacBook na tinatawag. Ano yung sa mga nakakaalam po, sorry po, no hate, kasi marami pa rin po talagang hindi po nakakaalam kung ano po yung mga MacBook, ganyan, yung mga ano. Tsaka okay na rin to, for the love of the PS2 rin po, para kahit pa paano po, marami pa rin pong mainganyong maglaro. Ha, okay? Ayan po, sige, ibubot na po natin yung PS2. Tapos sige, on natin. Yan. Yan, ganyan po itsura ng pre-MacBook po. Yan. Ay, yan, yan po. Bali, ganyan po. Bali po sa pre-MacBook po natin. Ito kagaya nito. Ito po yung OPL. Yan, dyan po natin iloload yung mga games po na nandun sa memory card. Ay, memory card. Este sa USB port po natin. USB, yan. Ayan, ganyan po. Bali po, ayun po, sa ano ko po, marami po akong games na naka-install po. Kasi 128 gig po yun eh. Ayan po, sige. Ayan po, bali yan. Automodelista, Bully, Burnout. Ayan, marami po. Hindi po kayo magsasawa. Pwede po kayo mag-redownload na mag-redownload po ng games sa internet. So, ito, itry po natin yung... Ano po maganda dito? Siyempre, ano po maganda dito?
Sige, try na lang natin to, tong SSX Tricky. Ito yung favorite talaga lagi natin nilalaro dati. Hanggang sa mga arcadean. Yung parang PS2 Pisonet, parang ganun. Ayan. Ayan po. Ayan, PlayStation 2 nakalagay po. PlayStation 2. Yan po. Nagboot na po siya nang hindi ko na po nilagyan na CD. Automatic po siya doon sa USB na ano natin. Ayan, ganyan po. Sorry po, ako lagi kasi impromptu po kasi akong mag-video eh. Laging, wala po kasi akong mga stand-stand. Kaya talagang laging, ano lang po, ayan. O, diba? Ang ganda pa rin po ng tunog. EA Sports Big. Ano po, mas maganda po siya. Mas malaking TV, okay po. Pero mas marerekomenda po natin na mas maliit po yung TV natin. Kasi nga po, ang PS2 po talaga ay 4A, hindi po yung 480p sa totoo. VGA quality lang po siya talaga. Pag in-upscale mo siya, parang medyo magkaka-glitch-glitch, hindi naman glitch, magkaka-pixelize na yung game. Sige, ayan, itry natin. Ayan. SSX Tricky, single event. Tatry ko lang rin po maglaro kasi po mahirap po talaga na naman maglaro ng isang kamay lang ang ginagamit. Ayan po, gumagana. Tsaka alam nyo po, kagandahan po sa PS2 po, pansin ko lang po yung mga games kasi ng PS2 po is, ano po, straightforward lang po siyang laruin. Hindi kagaya ngayon nung, hindi po kagaya ng games sa PS3 at tsaka sa PS4 na parang ang daming buttons na po na ginagamit. Sa PS2, same lang ng controller, parehas po yan, yan, ganyan po, parehas po yung controller niya, ito po, kumparad po sa controller ng PS4, pero halos, kasi po sa PS4 talagang gamit na gamit lahat ng buttons, pag ganun po, medyo, hindi po talaga ako matyagang mag-aral sa, ano, kaya ito sa PS2 po, medyo, hindi po ganun ka-maximize yung paggamit po ng buttons ng controller. Tsaka po, ang gusto ko rin po dito sa PS2 is, talaga pong ako, hindi po ako nahihilo kasi sobra sa mga PS3 po tsaka PS4, baka po hindi na po kaya talaga ng mata ko, nakakahilo po, nahihilo po ako. Ayan po, yan lang po nagawa akong tricks. Lumundag at ayan. Ayan, kahit pa paano po, nakakalaro po tayo ng magandang game. At isipin niyo po to sa halagang 1,200 pesos lang po. Nakabili po tayo ng isang decenteng console po. Yan po, o, diba, nakagamit po natin. Magsasawa po kayo sa kalalaro sobra. Pero yun nga po, marami po kayong games na pwede pong tapusin dito sa PS2 po. Ayan pa. Sige, magta-try pa po tayo ng isang game. Ha, wait na po. Iaano ko lang po. I-re-reset ko lang po yung ano. Sige, hindi ko na, mahirap po pindutin. Kaya i-re-reset ko na lang po ulit dito sa labas po ulit. Ayan. 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 Ayan po yung itsura ng pre-mac boot nakalagay po. Ayan. Ayan po. Ah. Oh, marami na talaga pong ano po, may alam po ng ano to, pero marami pa rin pong hindi nakakaalam talaga na ng iyo po ng pre-mac boot method. Na yun nga po, magagamit na po through USB po yung mga games sa PS po, pwede po dong i-run. Ayan, sige, enter po ulit tayo. Ayan, OPL po ulit. Tapos po ano kaya next po na lalaruin natin? Sige, try po natin yung sige, ito, automobilista. Lagi ito nilalaro eh, sa mga video-video, ano eh, sa mga testing emulation, automobilista, favorite nila. Pero kasi, sobrang nahirapan ako sa controls ng automobilista, talagang mahirap siya. Yung mga Gran Turismo po pala, yung 3 and 4, nandun sa isa kong USB. Kasi marami
Yun po, pwede po, paiba-iba kayo ng USB. Pwede pong ganon. Yan po, medyo ganyan lang po. Hindi naman siya mabagal mag-load. Normal lang po kung ano po yung pag-load po natin ng ating PS2 games. Ayan po, warning. Tsaka yung tunog niya po, as in talagang stereo quality pa rin po. Hindi po siya malalayo sa mga HD po na consoles po like PS3 and PS4 po. And PS5 na pala, may PS5 na pala. Sigurado yun, mas mahirap yung mga games na doon, kaya ayoko noon siguro. Hindi muna ako bibili. Ayan, Auto Modulista. Restart. Sobrang magaganda pa rin talaga yung games dito. Hindi kayo magsasawa talaga. Sobrang, at saka po yung community po ng PS2 po, ano mga console, retro console gaming, malawak po. Marami pa rin po talagang may gusto po ng mga retro games. Like this ito, kagaya po ng PS2. Year 2000 yata ito eh, 2001. Nagkaroon ako ng PS2 dati, 2003 ako nakabili noon. Tapos, yun nga, nasira po kasi yan, yung PS2 ko na yan, yan po yung luma kong PS2, nasira na po yan. Kaya yun po, bumili po ulit ako, tapos yun nga, nakaswerte tayo na sobrang kines ng na console na 1,200 pesos lang. Marami po, tumingin po kayo sa, ano po, sa marketplace mo, sa Facebook, marami pong mga mura nagbebenta doon, yung mga kaibigan natin doon, mga mura, tapos okay naman. Walang sira. Tapos ano sila, maboka pa sila. Marami siyang ituturong trick sa inyo para, yun nga, malaro nyo ng mas okay yung PS2 nyo. Sige, ito. Last game na to. Ito, try lang natin itong Auto Modelista. Ayan, ganyan po. Ayan po, Auto Modelista. Di ba maganda, sobrang maganda pa rin po talaga ng PS2. Pero kasi ang hirap din po kasi explain talaga nito doon sa mga yung mga bata-bata pong gamer talaga, sobrang iba pa rin, iba na po yung tingin nila dito, medyo ano. Pero syempre, nire-recommenda pa rin natin to sa kanila kasi sobrang magandang library kasi talaga ng PS2 talaga, eh. Maraming games na magaganda doon. Yan po. Ah, sobrang hirap maglaro po kasi ng one hand. Favorite ko po yung one hand na paglalaro. Ayan. Okay guys, ayun, sige guys. Hanggang dito na lang ang video natin. Tribute to sa 200 subscribers natin. Yun nga guys, thank you talaga. Nagpapasalamat ako sa mga nakasubscribe pa rin sa akin. Kahit corny lang yung mga pinupost ko sa Facebook. Maraming salamat. Tsaka yung mga natulungan ko rin, mga nagme-message sa akin na kung paano pinapagana yung mga gadgets natin sa ano. Thank you sa inyo. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Adios.